Good day to everyone. Welcome to the last topic of this webinar series, which is all about technical application in radio broadcasting. Actually, ang i-discuss ko po sana ngayon ay tungkol po sa kung paano mag-operate ng mixer, pero hindi naman po tayong lahat ay may mixer, pero lahat po tayo ay mayroong laptop. Kaya ang ituturo ko po ay kung paano mag-record, mag-mix at mag-export ng audio file for RBI or infomercial using a software called Adobe Audition. Adobe Audition is a digital audio workstation from Adobe Systems that includes multi-track, waveform, and spectral display for creating, mixing, editing, and restoring audio content. Ito po ang ating kasalukuyang ginagamit sa pag-record and mix for our RBI. Kung kayo po ay nakikinig ng drama sa Bombo Radio, ito po ang kanilang ginagamit na pang-record at pang-edit. So in the previous sessions, we learned about voice acting, writing scripts, and learned how to make radio programs. So this time, sabay-sabay tayong matutong mag-record at mag-mix ng audio. Before we start, we need to install the software first. So I have provided the link. Ayan po, naka-flash po sa inyong mga screens. So ang link po natin ay dance.online/Adobe Audition Installer. Okay, so ang gagawin ko po ay i-open ko po yung aking browser. At ito type po rito ang dance.online/Adobe Audition Installer. Then press enter. Okay po, hintayin po natin yung mag-load. So ang unang po natin gagawin ay da-download po natin itong setup.exe. So double click po natin yan. And then i-click po natin itong download at hintayin natin lumabas yung download button. Ayan, so pag lumabas na po yung ating download button, click lang na po yung start download. Ayan, magda-download po siya, hintayin lang po natin. Ayan, so pagtapos na po natin siyang ma-download, close lang po natin yan, then balik po tayo dun sa ating Google Drive. Next naman po natin i-download yung Adobe Audition Serial Key. Okay, gagamitin po natin ito mamaya. So i-click lang po natin yung download button dito. Ayan. And then, save. Ayan, sinave ko po siya sa desktop. Okay, pag na-download na po, i-close po natin yung Google Chrome. Ayan, and then hanapin po natin, step 1, hanapin po natin yung ating file ng setup.exe kanina. So, nasa programs po yung sa akin. So, ito pong setup dito. Ayan, ito po siya yung setup. Ito po yung i-click natin. Ayan, kung saan po siya na-download, doon po ninyo siya hahanapin. So, in my case, nasa downloads po siya under program. So, sa inyo po, depende po kung saan nyo po siya na-download. Ayan, and then, ang first po na makikita natin dito ay itong, sabi rito, choose setup language. So, okay lang po natin to. Then, hintayin lang po natin to. Ayan, then pag lumabas na po ito, Adobe Audition 1.5, kiklik lang po natin yung next, then another next ulit. Tapos ito, accept, and then itatype nyo po yung pangalan ninyo. Okay, for example, ako po ito, Jashel Rezon Guillermo. Then organization is Doña Aurora National High School. And then yung serial number po, ito po, makikita po natin siya dun sa Excel file na dinownload natin kanina. So in my case, nandito po siya sa desktop, yung Excel file. So ito double click natin yan. I-open natin yung Excel file. Then, naka-prepare na po dyan sa tapat ng pangalan po ninyo yung mga serial key. So hanapin nyo lang po yung pangalan ninyo. Then i-copy nyo po yung serial key sa tapat niya. So, hanapin ko yung pangalan ko. Ayan, ito po siya. Ika-copy ko lang po yung nasa serial key sa tabi niya. So, copy. And then, balik po ako rito sa ating setup. Then, ipipaste ko po siya rito. And then, click next. Then, another next. And next ulit. Tapos, click natin yung install. Ayan. So, pagtapos na po, pindutin lang po natin yung finish.
Software po mag-install, may magpapakita po na ganitong dialog box. So, ang nakalagay po dyan, you must restart your system for the configuration changes made to Audition, Adobe Audition 1.5 to take effect. So, click yes to restart now or no if you plan to restart later. So, i-click lang po natin yung yes dito para po mag-configure po yung ating Adobe Audition 1.5. Ayan, click lang po natin yung yes. Ayan, so pagka-restart po, kung mapapansin nyo, andito na po siya sa ating desktop, yung Adobe Audition 1.5 na icon. So, pag-click po natin yan, ma-open na po natin yung software. Okay, double-click po natin. Ayan, so ito po yung kanyang startup. Then ito, pag nagpakita po yan, yes lang po yung ilalagay po natin. So, pag bagong install po yung ating Adobe Audition 1.5, ito po yung unang magpapakita or mag-o-open sa inyong application. Okay po? So, ito po ay demo song lang po kung ano yung pwedeng gawin sa Adobe Audition. Okay, so pakinggan po natin siya. Okay, so i-click lang po natin yung play button po rito sa kanyang baba. Ito po, yung play button dito sa lower left. Ayan, i-click lang po natin yan para mapakinggan po natin yung demo song. Adobe Audition 1.5. Realize your musical vision. Okay, so yun po yung pwede nating gawin. Ganun po yung pwede nating gawin sa Adobe Audition. Pero syempre, tayo, ang gagawin lang po natin is magre-record lang po tayo and simpleng mixing lang po. Okay, so pag napakita po yan, i-close lang po natin yung kuhan natin yung application po natin. Close lang po. And then, i-double-click po ulit natin yung Adobe Audition. Ayan, yung second time na po na mag-open, wala na po yung demo song. Okay, so ang gagawin na po natin ngayon is mag-re-record tayo and mag-mix sa Adobe Audition. So before that, i-explain ko muna po yung mga kailangan po natin pindutin dito. Okay, so una po, yung dalawa po rito, ito po yung pinaka-importante po na ating gagalawin. Yung Edit Waveform View or yung Multitrack View. Sa multi-track view, dito na po ginagawa yung ating mixing. Pag magre-record po tayo, i-click lang po natin itong waveform view. Edit waveform view. Okay? So, i-click po natin yan. Ayan, ready to record po na po siya. Okay, yun po yung dalawa na kailangan po natin matandaan. And then, pangalawa po is yung mga andito po sa baba. Ayan, ito po, naka-disable pa lang po silang lahat kasi po wala po tayong audio rito. Pero pag nagkaroon na po tayo ng audio rito, mag-enable po lahat tumato. So, ito po yung stop button. Ito yung play. Ito yung pause. Ito, play from cursor to end of file. Ito, play loop. Ito, go back to the beginning or previous cue. Ito, rewind. Ito, fast forward. Ito, go to end or next cue. And, syempre, itong red button na ito, ito po yung record. Pag click po natin yan, magre-record na po tayo. Okay, in recording, maaari nyo pong gamitin lang ay yung inyong headset or pwede rin nyo pong gamitin ay yung ganito po na microphone na connected sa mixer. Pero since sabi ko nga, laptop users lang po tayo, so mostly, ang magagamit lang po natin is yung headset po natin or headphones. Depende po kasi sa laptop po natin yan. Kung yung laptop po natin ay parang ganito po na dalawa po yung pin niya, ang ilalagay po natin dyan is separate po yung microphone and separate po yung sa earphone. Pero mostly naman po, yung common na po na laptop na po ngayon is ganito na lang po siya. Isa na lang po yung kanyang pin. So kung ano po yung headset po na ginagamit po natin sa ating mga cellphone, ay pwede na rin po natin gamitin sa ating mga laptops. Okay, so kung ganyan po yung pin po ng sa inyo, so kunin nyo lang po yung inyong mga headphones and then isaksak po dyan po sa pin na yan. And then automatic na po na madedetect po ng ating
software, yung Adobe Audition, yung ating microphone na ready for recording na. Kapag po hindi po nag-activate agad yung recording, i-PM nyo lang po ako agad para po matulungan ko po kayo kung paano po ma-activate po yung ating audio. Okay po? So, pag okay na po siya, ayan, balik po tayo sa ating Adobe Audition. Ayan. So, ang first po na gagawin po natin is magre-record po tayo. So, i-click lang po natin itong red button dito, then ready for recording na. So, first na gagawin po natin is, itetest po natin kung gumagana po yung microphone po natin. So, click record. So, may magpapakita po dyan, new waveform. So, i-click lang po natin yung okay. Ayan. So, nagre-record na po siya. Nakikita nyo po yung waveform tumataas po. Ibig sabihin, recording na po siya. So, i-check po natin kung gumagana yung microphone natin. Ayan. So, sound check. 1, 2, 3. Sound check. 1, 2, 3. Mic test. Ayan. Pag i-stop po, pindutin lang po natin yung space bar. And pag ipe-play po natin, space bar po ulit. Okay, pakinggan po natin na i-record. Ayan, so nagre-record na po siya. Nakikita nyo po yung waveform tumataas po. Ibig sabihin, recording na po siya. So, i-check po natin kung gumagana yung microphone natin. Ayan, so sound check, 1, 2, 3, sound check, 1, 2, 3, mic test. Okay, so yung play and stop button po natin, space bar lang po yung pipindutin. Okay, pag okay na, yung sound natin, nakita natin na okay siya, pwede nating i-delete yung ating sound check. I-press lang po natin yung delete sa keyboard. Okay, so magre-record na po tayo. Okay, pero bago po tayo mag-record, in case po na pag nag-record po tayo, ayan, nakikita nyo po, may mga maliliit po na mga parang waveform dyan. Yung pag hindi ako nagsasalita, sana po mapanatili po natin yan na mababa or maliit lang siya, hindi siya malaki. Ayan, ganyan lang po. Kasi pag malaki po yan, ibig sabihin maingay po yung paligid. Ayan, so kung ganyan lang nahis lang, okay lang po. Ayan, tapos iwasan din po natin na malalaki po yung waveform natin. Parang ganito, hello, sound check. Hello, 1, 2, 3, sound check. Iwasan po natin na nag-overlap po yung ating audio dun sa taas kasi po basag po yung tunog niyan. Okay, ganito lang po katataas dapat yung ating waveform. Hindi po siya lumalampas sa ating screen. Okay, pakinggan po natin. Tignan po natin. Okay, kung pansinin nyo po yung mouse ko, meron po siyang letter I. Yan, pag klinik ko po siya rito, may broken lines po dyan na magpapakita. So, ipe-play niya po rito is yung may hiss. Ayan, narinig niyo po yung hiss. Okay, meron po. O, pakinggan po natin yung hiss. Ayan, yun po yung hiss. And then, ito po yung normal lang na waveform dapat. Ganito lang po dapat yung tunog. Okay, meron po siyang hiss button. So, sana po mapanatili po natin yan na mababa or maliit. Okay. Ngayon, pakinggan naman po natin yung nasa mataas. Ayan, tapos iwasan din po natin na malalaki po yung waveform natin. Parang ganito, hello, sound check. Hello, 1, 2, 3, sound check. Iwasan po natin na nag-overlap po yung ating audio dun sa taas kasi po basag po yung tunog niyan. Ayan, so yun. Kung pansinin nyo po yung magkakaiba, pag matataas po kasi, mahirap na po siyang i-control. Parang hindi na po natin siya mapapalakas or mapapahinaan. Mag-stay lang po siya na basag. Pero pag normal lang po na ganito, okay, ganito lang po katataas dapat yung ating waveform. Hindi po siya lumalampas sa ating screen. Ayan. So, napapansin nyo po, parang nagbabasag-basag pa rin siya. Ayan. Kasi depende na rin po yan sa boses ng nagsasalita. Tsaka yung pagbuga po ng hangin. Ayan. So, na-discuss naman po natin yan dun sa voice acting po natin. Tama. Okay. So, i-control lang po natin yung audio natin. So, in case po na malakas yan or mahina, either babahan po natin yung audio natin or yung volume po ng audio natin or taasan po natin kapag po mahina. Okay, paano po natin siya makokontrol?
Okay, so ang gagawin lang po natin is pumunta po tayo dun sa volume po ng ating laptop. Okay, so dito po sa baba, kiklik lang po natin yan. I mean, right-click lang po natin yan. Then, open sound settings. Ayan. Tapos, dito po sa may input, ayan, sa may input po, yung sa device properties po natin, kung mahina po, lakasan po natin. Pwede natin isagad ng 100. Pag malakas naman po, babahan lang po natin. Ayan, okay? So, ako po, ang normal ko lang po is nasa 86, 87, 88. Ayan, or ibaba po natin ng 85. Ayan po. Then, balik po tayo rito. I-delete ko po ulit to. Then, i-press ko po ulit yung record button para i-test po ulit yung mic natin. Hello, sound check, 1, 2, 3. Sound check, 1, 2, 3. Okay, play ko po. Hello, sound check, 1, 2, 3. Sound check, 1, 2, 3. Ayan, so, yun na po yung aking waveform. Okay po. Now, ready na po tayo mag-record. So, ang kailangan po natin pang magre-record tayo, syempre, is meron po tayong script. And pangalawa, ay naka-ready po yung ating mga boses. For this time, ang gagamitin ko pong script ay yung ginawa po ng MAPE na infomercial po about health. Okay, so pansinin po natin dito, meron po siyang 4 characters. And meron ding voiceover. Pero ang gagawin lang po natin ay hanggang dito lang sa may pare 3. Ayan, hanggang dito lang po. So, ang gagawin ko po, since naging topic na po natin yung ating voice acting, so ako po yung gaganap na pare 1, 2, 3, 4, iba-ibahin ko lang po yung boses ko. Okay po? And kung pansinin po ninyo rito, magsasabay po si pare 1, 2, 3, nasasabihin nito, may technique din po para po mapanatili po yung boses na kailangan po natin sa mga ito. Okay, so magre-record na po tayo. Ayan, so sundan nyo lang po yung aking ang gagawin. So dito po tayo sa ating Adobe Audition. Okay, so ready na tayong mag-record. So ang gagawin lang po natin pag nag-record tayo, ang tip lang po, pag na-press na po natin yung record, okay man po or hindi okay yung pagre-record po natin or yung sasabihin mo natin, magkamali man po tayo or okay yung ginawa natin, tuloy-tuloy lang po siya hanggat hindi po natatapos yung script. Okay po, wag po tayo mag-stop. Dapat tuloy-tuloy lang siya. Then, later na lang po natin i-cut yung mga or i-trim yung mga hindi dapat kasali dun sa script po natin. Okay? So, simulan ko po yung pagre-record. Ipe-press ko lang po ito. Then, i-re-record ko po lahat yung sinabi nila. So, dun sa pinakita ko po kanina yung script, mag-i-stop lang po ako hanggang dun sa kalusugan. Hanggang dun lang po na part. Hindi ko na po tatapusin yung po script. May pakita ko lang po kung paano po yung pagre-record and pag-mimix sa Adobe Audition. Okay? So, pag-prenest ko na po ito, tuloy-tuloy na lang po siya magre-record. Okay, so gagawin ko po 4 na boses. Okay, pare 1, 2, 3, and 4. And then, yun, i-apply ko lang po yung voice acting. Okay, so start ko po yung recording in 3, 2, 1. Yan, recording na po siya. Pag magsalita ako, okay lang po, natuloy-tuloy po yan. Ika-cut ko na lang po mamaya. Okay, gawin ko po yung kay pare 1. Alam niyo pare, sobrang yaman ng lolo ko. Sa sobrang yaman niya, nabili niya na lahat ng mga mega super mall sa buong mundo. Huh? Kalusugan? Ayan, then kay pare to naman. Aba, galing ah. Pero alam mo pare, mas mayaman lolo ko. Sa kanya lang naman ang lahat ng lupa na napakan niyo. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lolo ko yan. Huh? Kalusugan? And then, kay pare 3 naman. Talong-talong mga lolo nyo sa yaman ng lolo ko. Siya lang naman ang itinanghal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Huh? Kalusugan? And then, kay pare 4. Walang-wala yan sa lolo... Walang-walang mga lolo nyo sa lolo ko. Patay na mga lolo nyo, mga pare, di ba?
Ang lolo ko, kalusugan ng tanging kanyang kayamanan. Sa katunayan, mag-iisang 100 taong gulang na siya bukas. Oh, anong sa inyo mga pare? Yes mga pare, kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan ng lolo ko. Ayan, hanggang doon lang po yung i-record ko. Then, press ko lang po yung space bar. Ayan, pag okay na po, ikakat ko na lang po yung mga hindi na kailangan na clips. Okay, play po natin. Pakita ko po sa inyo kung paano po yung pag-trim. Ayan, recording na po siya. Pag magsalita ako, okay lang po. Natuloy-tuloy po yan. Ikakat ko na lang po mamaya. Okay, pag masyadong magdidikit-dikit po yan, pwede po natin siyang i-zoom. I-zoom in, okay? Pindutin lang po natin ito, itong green po rito sa taas. Ayan po, itong mahabang green po na ito. Then, itadrag lang po natin ito paloob. Ayan, mag-zoom in po siya. Para makita po natin in details yung wave po natin. Ayan, so ikakat ko na po siya. Ito, delete ko. Ayan, play ko ulit using the space bar. Alam niyo pare, sobrang yaman ng lolo ko. Sa sobrang yaman niya, nabili niya na lahat ng mga mega super mall sa buong mundo. Huh? Kalusugan? Ayan, yun po yung kay Pare Juan. Then, ikakat ko po ito. Ayan, then kay Pare 2 naman. Ayan, ikakat ko po yan. Ayan, kahit hanggang dyan lang. Aba, galing ah. Pero alam mo pare, mas mayaman lolo ko. Sa kanya lang naman ang lahat ng loop. Ayan, then pag nag-stop, play ko po ulit. Kung saan ko po gustong i-play. Ayan. So, kung nasan po yung broken line, dun po yung magpe-play. Okay, dito ko po siya i-play. Aba, galing ah. Pero alam mo pare, mas mayaman lolo ko. Sa kanya lang naman ang lahat ng lupa na napakan nyo. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lolo ko yan. Huh? Kalusugan? Ayan. Tapos ito, tatanggalin ko to kasi nagsalita ako rito. Yan, delete. Then, i-move natin ng konti. Then, pakinggan ulit natin. Talong-talong, mga lolo nyo, sa yaman ng lolo ko. Siya lang naman ang itinanghal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Huh? Kalusugan? Yan, tapos ito, delete ulit. Walang-wala yan sa lolo. O, di ba nagkamali ako doon? So, pag nagkamali, highlight ko ulit. Then, delete ulit. Tapos, space bar para mag-play. Walang-walang mga lolo nyo sa lolo ko. Patay na mga lolo nyo, mga pare, di ba? Ang lolo ko, kalusugan ng tanging kanyang kayamanan. Sa katunayan, mag-iisang 100 taong gulang na siya bukas. Oh! Play ko dito. Oh! Anong sa inyo, mga pare? Ayan. Tapos dito papasok yung kalusugan, di ba? Tapos dito. Yes, mga pare! Kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan ng lolo ko. Ayan. Okay, so dun, hanggang dun lang, then ikakat po natin ito. Ayan, so yun lang yung mga kailangan po natin ng audio. Okay, kay pare 1, 2, 3, and 4. Then pagtapos na po yan, i-highlight lang po natin siya and then press po natin yung Control M. Okay, sa keyboard, Control M po siya. So, pag i-click po natin yung multi-track view po natin dito, yan, kiklik ko po siya. Nakita nyo po, andito na yung audio ko. Okay, ibig sabihin, ready for mixing na po siya. Okay? So, ready for mixing, pwede ko na po siyang lagyan ng background music. Pwede ko na po siyang i-cut-cut dito. Okay, so, itry po natin. So, bago itry natin i-play, so, pipindutin po natin yung space bar pa rin. Alam nyo, pare, sobrang yaman ng lolo ko. Ayan, so ganun din. And then, take note po, pag andito po tayo sa multi-track view, ito po, movable po siya na ganyan. Pang-move lang po siya, pero hindi po natin siya ma-highlight kung saan po natin siya gusto mag-play, tama? So, ang kailangan lang po natin, tignan po natin dito sa taas, itong part po na ito. Dapat ang naka-click po rito ay ito, hybrid tool, para parang naka-auto siya. Ayan, para andito, gusto mong ilipat-lipat, i-play or mag-highlight. Ayan, napipintot po natin siya. Ayan, tapos ito, pag gusto natin siyang i-move, di ba kanina pag i-move natin, left click lang. Dito, pag mag-move po tayo, right click na lang siya. I-long press po natin yung right click, then i-move-move po natin siya.
Okay po, right click. Then, i-move po natin. Kasi pag left click po yan, mag-highlight. So, right click lang po dapat tayo. Ayan, right click. Okay po? Ayan, so bago tayo mag-proceed, maghanap po tayo ng background music na bagay po sa ating audio. Okay, so ang gagawin po natin, punta po tayo ng Google Chrome. Ayan, maghanap po tayo ng background music. Okay, so sa YouTube, marami na po tayo naghahanap doon ng mga background music. Tama po? Pag nag-type po tayo ng youtube.com, ayan, pwede na po tayo mag-search dito ng mga background music po natin. Ang ilalagay ko lang po rito is no copyright music. Ayan. Tapos, funny, for example. Ayan. Then, pwede na po tayo maghanap, makinig dito kung ano yung mga pwede nating gamitin ng mga music. Ayan, ito po. Ayan. Common na po ito sa atin. Tama? Ayan. So, pwede po ito. Ang gagawin lang po natin, for example, ito, gusto po natin siyang i-download. Ika-copy lang po natin siya. Then, punta po tayo ng ytmp3.cc. Enter. Then, ipipaste lang po natin yung link dito para ma-convert po siya into mp3 kasi hindi po tayo makapag-import ng video po doon po sa ating audition. Dapat naka-mp3 po siya. So, ito po, converter po siya, online converter. So, i-convert lang po natin yan. And then, pindutin po natin yung download. Ayan, pag napakita na po ito, ilipat ko po siya sa desktop para madaling hanapin. Ayan, start download lang po. Then, hintayin po natin siya matapos. Ayan, pag okay na po, na-download na po natin siya, punta lang po natin yung kwan natin, yung audio natin. So, ang gagawin po natin, ito po, dito sa import file, balik tayo sa Adobe Audition. Dun sa import file po, hanapin po natin yung audio. So, in my case, nasa desktop po siya. Ayan, so ito po siya. I-click ko lang po yan, then open. Then, ma-import na po siya. Yun na po. Ayan, so kapag na-import na po siya rito, pwede na po natin siyang i-drag po rito. Ayan, then, andun na siya. Okay po, ganun po yung pag-import. Pero syempre, maghanap pa rin po tayo ng background music na parang mag-swak po siya rito po sa ating audio. Kasi dito, pansin ko po, ay masyado pa maiksi yung background music. Hindi po siya kasya sa buong buong infomercial. Okay, so i-delete ko po muna ito. Then, babalik po ako ng browser. Maghanap pa po ako ng mas mahabang funny background music. Ito, try po natin to. Ayan, copy ko po. Ayan, copy ko po yung link niya. Then, ipipaste ko po ulit dito. Convert next. Ayan, pag andito na, paste lang po natin yung link. Then, convert. Then, click natin yung download. So, ilipat ko po ulit siya ng desktop. Ayan, pag okay na, pindutin po ulit natin ito. Ito, hindi natin siya kailangan. So, pwede na natin siyang i-remove. Click lang po natin delete. Ayan, then, import file sa gilid. Then, funny background music. Ayan, then, open. Pag okay na, import ulit natin siya rito sa ating track 2. Ayan, then, i-move natin siya sa pinakadulo. Try natin i-play kung magsaswak siya. Alam niyo pare, sobrang yaman ng lolo ko. Ayan, medyo okay na siya. So ngayon, ang gagawin po natin, imimix na po natin siya. Okay? So paano po yung mixing natin? So una, tignan natin kung saan papasok itong track 1 natin. So ako, ang gagawin ko, maglalagay ako ng konting space lang dito for intro music niya. Konti lang. Ayan, for example, ganyan lang siya. So kung ipe-play ko siya, alam niyo pare, so ayan, i-move ko lang po saglit to. Ayan, medyo timing lang. Ito, kung gusto natin siyang lakasan, mamaya ayusin natin, pero ayusin muna natin dito sa kanyang track 2.
Okay. Meron siyang dalawang line po rito. Kung makikita nyo po. Yung nasa taas siya, nasa baba. Ito pong nasa baba, ito po yung panning niya. Hindi na po natin yung papakailaman. Ang papakailaman lang po natin yung nasa taas kasi ito po yung kanyang volume. Okay, so dito po tayo mag-adjust kung kailan hihina or lalakas po yung background music natin. So, dito sa intro part, gusto ko po na malakas lang siya. So, andito lang yung volume niya, nasa 100. Pwede po tayo mag-click dito kung saan natin siya gustong bumaba. Okay, so ako, dito ko siya i-click bago mag-play yung audio natin na ni-record kanina. Dito, ayan, kiklik ko po dyan. Then dito po, mag-click ulit ako. Tapos, ibababa ko po siya. Ayan, into kahit 4.2. Ayan, 4.2 decibels. Ayan, tapos isasabay ko po rin dito sa dulo. Ayan, ito yung kuha natin, yung parang zoom out natin siya. Yung sa dulo, ayan, gawin natin 4.2 decibels din siya. Ayan, para pantay po siya doon. Okay, try natin siyang i-play. So, pindutin ko itong go to beginning. Dito po sa baba, go to beginning or previous cue. Ayan, then press ko yung space bar. Alam niyo pare, sobrang yaman ng lolo ko. Sobrang. Ayan, kung pansin ninyo, malakas pa rin yung background music natin, tama? So, pwede pa rin natin siyang ibaba ng mas mababa. So, gawin natin 8.2. Ayan, gawin natin 8.2. Okay, i-zoom in natin para makita natin kung tumama yung baba niya dun sa kuan natin, sa audio natin. So, hindi. So, i-move natin siya konti rito. So, take note 8.2 pa rin siya. Ayan, then, ibalik natin. Press natin yung play. Alam niyo pare, sobrang yaman ng lolo ko. Sa sobrang yaman niya, nabili niya na lahat ng mga mega super mall sa buong mundo. Ayan, pag okay na yon, ang gawin naman natin ay ikakat-kat natin itong audio natin kung saan talaga siya nakaayos. Depende po dun sa script natin. So, pansinin niyo po dito, di ba? Lahat ng mga mega super mall sa buong mundo. Huh? Kalusugan? Okay, di ba yung pagsasabi niya po nung hakalusugan ay dun na sa last part after nilang magyabangan, di ba? So, gagawin ko po, ikakat ko po siya rito. So, itatapat ko lang po yung ating broken lines dito. Then, dapat po, green na green po ito. Ikiklik ko po siya. Ayan. Para, ibig sabihin, dito po yung makakat po natin. Makakat po natin. So, pag andyan na po siya, ang pipindutin ko lang po sa keyboard is Control K. Ayan. Pag na-control kayo na po, dalawang audio file na po yan. Nakat na po yung isa. Tapos, ayan, ganyan na po. Ito, pwede na siyang mahiwalay. Okay, left click, then move. Ayan, pwede na siyang mahiwalay. Movable na siya. Okay po. So, ang ginawa ko po doon, balik ko lang. Highlight ko kung saan ko siya gustong i-cut. Then, control K. Ayan, tapos ito, left click. Pwede na siya mag-move. Okay. Then, ang gagawin ko pa ulit na isa, magko-control K ulit ako rito kasi hindi ko kailangan itong hukalusugan muna rito. Control K. Yan. So, tatlo na siya. So, ang gagawin ko muna rito, itatabi ko na lang muna siya o ilalayo ko muna siya sa clip. So, pwede kong ilagay dito sa track 3 sa pinakadulo. Okay. Then, itudugtong ko naman yung kay pare to dito. Yan. Pakinggan natin kung tatama siya. Okay, spacebar lang po yung pinindot ko po rito para mag-play. Alam niyo pare, sobrang yaman ng lolo ko. Sa sobrang yaman niya, nabili niya na lahat ng mga mega super mall sa buong mundo. Aba! Di ba masyadong matagal yon? So ang gagawin ko po, babawasan ko po siya. Yan, i-zoom in ko lang po. Ito, i-move ko lang po siya rito. Bawasan ko pa. Tapos ito naman, bawasan ko rin konti. Then, lagay ko po siya rito, tabi ko ulit. Okay, pakinggan natin. Okay, pwedeng dito na ako mag-start. Ng mga mega super mall sa buong mundo. Aba! O, masyado na malapit ngayon. Ilalayo ko siya. Then, i-extend ko to. Dapat magkatabi pa rin. Ayan. Mega super mall sa buong mundo.
Aba, galing ah. Pero alam mo pare, mas mayaman lolo ko. Sa kanya lang naman ang lahat ng lupa na napakan nyo. Okay, ulit. Kanya lang naman ang lahat ng lupa na napakan nyo. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lolo ko yan. Huh? Kalusugan? Okay, ikat ulit natin yung part na yon. So, gawin lang natin. Highlight, Control K. Tapos dito ulit, Control K ulit. Ayan, so, natatanggal na siya. Ilalayo natin siya ulit. Ayan, left click, left drag. Lagay ko muna siya rito sa baba nung kanina. Ayan, then ito, iditikit natin siya rito. Then, play ulit. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lolo ko yan. Talong-talong mga lolo nyo sa yaman ng lolo ko. Siya lang naman ang itinanghal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Ayan, kung pansin nyo po yun, di ba mahina po siya? Pwede po natin siyang lakasan. So, una, i-cut ko lang po muna siya saglit dito. Control K. Ayan, para ito lang. Ang gagawin ko po para malakasan ko po siya, double click. Tapos, i-highlight ko po yung part na mahina. Kunwari ito. I-highlight ko po siya. And then, pupunta po ako sa effects. Okay, ulitan po natin yon. Okay, mula po rito, nag-cut po ako kanina. Ito, double click lang po. Pupunta po siya ng edit view. Then, i-highlight ko po yung part na mahina. Ayan, pag na-highlight ko na po siya, pupunta po ako ng effects. Then, sa amplitude. Then, doon po tayo sa hard limiting. Pindutin po yung hard limiting. Then, ito, taasan lang po natin siya, i-limit po natin siya ng, for example, is 5 decibels. Then, yung boost input niya is gawin lang po natin na 3. Yan, then click natin OK. O, masyado mahina pa rin. So, effects ulit. Yan, balik ulit tayo ng hard limiting. Ito, gawin naman natin siyang 10. Tapos ito, gawin natin siyang 4 or 5 na lang. Then click OK. Yan, mas mataas na siya. Then gawin natin siya rito para pumantay siya doon. Ganun din, effects, amplitude, hard limiting. So okay na yan, press lang natin OK. Ayan, so pakinggan natin. Talong-talong mga lolo nyo sa yaman ng lolo ko. Siya lang naman ang itinanghal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Ayan, pag okay na yon, balik tayo ng multi-track view. Automatic na siya nag-update po rito. Okay, so pakinggan natin. Mindanao, sa lolo ko yan. Talong-talong mga lolo nyo sa yaman ng lolo ko. Siya lang naman ang itinanghal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Okay, pansinin nyo po yun, di ba? Parang parehas sila ng boses ni pare 2. So ang gagawin ko po, pwede ko pong i-edit ulit yung tunog niya ng mas mataas or mas mababang boses. Okay, so highlight ko po siya lahat. Highlight, then effects, and then sa time or pitch, pindutin po natin yung stretch. Ayan, then tignan po natin kung ano po yung pwede natin gawin dito. Pwede natin i-lower pitch, and then pakinggan po natin, pindutin na preview. Talong-talong mga lolo nyo sa yaman ng lolo ko. Siya lang naman ang itinanghal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Talong. Or pwede natin kaya mas matinis. Talong-talong mga lolo nyo sa yaman ng lolo. Ayan, or raise pitch. Talong-talong mga lolo nyo sa yaman ng lolo ko. Siya lang naman ang itinanghal na isa sa... Ayan, ito na lang gagamitin ko. So, click OK. Ayan, then balik tayo ng multi-track view. Ayan, okay, so pakinggan natin. Mindanao, sa lolo ko yan. Talong-talong mga lolo nyo sa yaman ng lolo ko. Siya lang naman ang itinanghal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Huh? Kalusugan? Okay, so kay pare 3 din pala yun. So ang gagawin natin, kung ano yung effect na ginawa natin dito, gagawin din natin kay pare 3. Okay, so ito, magka-cut ulit tayo dito, Control K. Tapos do-double click natin to. Ayan, highlight. Then punta tayo dun sa effects na ginapit natin kanina. So time or pitch, stretch, then naka-raise pitch siya. Huh? Kalusugan? Huh? Ayan, so sa kanya yun. And then, balik tayo ng dito. So, pinggan natin. Pinakamayaman na tao sa buong mundo. Huh? Kalusugan?
Ayan, kunin lang po natin siya. Ilagay naman natin siya ulit dito sa baba. Ayan, kahit saan lang dyan. Okay lang. Tapos idikit natin yung sinabi ni Pare 4. Ayan, dikit. Ito, bawas konti. Ayan. Tapos ito, bawas konti. Ayan. Pakinggan natin. Ang hal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Walang-walang mga lolo niyo sa lolo ko. Patay na mga lolo niyo, mga pare, di ba? Ang lolo ko, kalusugan ng tanging kanyang kayamanan. Sa katunayan, mag-iisang daang... Okay, so masyadong mahina siya. So lalakasan ulit natin siya. So highlight natin yung part na mahina. Actually lahat. So double click na lang. Then effects, amplitude, hard limiting. Then click na lang natin yung okay. Kasi 10.5 na siya. Okay lang yan. Okay, tumaas na siya. Then balik ulit tayo ng multi-track view. Pahingan natin. Nanghal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Walang-walang mga lolo nyo sa lolo ko. Patay na mga lolo nyo, mga pare, di ba? Ang lolo ko, kalusugan ng tanging kanyang kayamanan. Sa katunayan, mag-iisang daang taong gulang na siya bukas. Oh, anong sa inyo mga pare? Yan. So okay na yun. Then dito, magka-cut tayo rito. Control K. Ayan. So cut na natin siya. Ayan. Tapos, di ba dito napapasok yung mga boses nung hakalusugan? Tama? So dito ko siya ilalagay sa tapat dito. Pagtapat-tapatin ko na lang siya. So unahin ko to kay pare 1. Yung kay pare 2, dito ko na siya ilalagay sa baba. Ayan. Tapos kay pare 3, dito rin. So dapat tapat-tapat siya. So paano natin siya mapagtapat-tapat? Zoom in po natin. Zoom in. Ayan. Tignan natin kung nakatapat siya. Yan. Okay. Then ayusin lang natin konti. I-scan natin, ilapit natin siya. Yan. Basta din, lapit natin dito. Tsaka si pare 3. Yan. So try natin pakinggan. Kulang na siya bukas. Oh, anong sa inyo mga pare? Huh? Kalusugan? Yes mga pare. Kalusugan ang pinakamahalagang loko. Ayan. So hanggang doon lang tayo. Ayan. Nilapit ko na siya. So try natin pakinggan ulit. Oh! Anong sa inyo mga pare? Huh? Kalusugan? Yes mga pare. Kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan ng lolo ko. Oh, after nun. So hanggang doon lang yung record ko. So pag natapos na siya, pwede kong taasan ulit yung volume niya. So from here, lagyan ko ng dot dyan, mag-click ako. Then dito, tataas na naman siya into 100. Then lagay ko siya ulit dito, 100. Ayan. Tapos play ko ulit. Oh! Anong sa inyo mga pare? Huh? Kalusugan? Yes mga pare! Kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan ng lolo ko. Ayan, medyo... tumaas na siya agad, nagsasalita pa. So ang gagawin ko, i-move ko lang siya konti rito ulit. Tapos ito, tatapat ko siya dun sa naglasan niya. So 8.2 ito. Ayan. Play ko. Kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan ng lolo ko. Ayan. So kunwari, hanggang dyan lang, hanggang dito, magfe-fade out na siya since tapos na. So ito naman ang i-control key natin. Ito. Dito, control K. Tapos ito, didelete na natin siya. Okay? Didelete na natin to. Then dito naman, pag tumas na siya dito, bababa. Para diretso fade out na siya. Then, pa-outro na yon. Okay? So pahinggan natin. Sugan ang pinakamahalagang kayamanan ng lolo ko. Oh, hanggang dun lang siya. Okay, so kung papakinggan natin yung nabuo, pakinggan po natin. Zoom out lang po. Ayan, tapos balik tayo sa pinakauna. Then play. Alam niyo pare, sobrang yaman ng lolo ko. Sa sobrang yaman niya,
Nabili niya na lahat ng mga mega super mall sa buong mundo. Aba, galing ah. Pero alam mo pare, mas mayaman lolo ko. Sa kanya lang naman ang lahat ng lupa na napakan niyo. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lolo ko yan. Talong-talong mga lolo niyo sa yaman ng lolo ko. Siya lang naman ang itinanghal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Walang-walang mga lolo niyo sa lolo ko. Patay na mga lolo niyo mga pare, di ba? Ang lolo ko, kalusugan ng tanging kanyang kayamanan. Sa katunayan, mag-iisang daang taong gulang na siya bukas. Oh, anong sa inyo mga pare? Huh? Kalusugan? Yes mga pare, kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan ng lolo ko. Okay, so hanggang doon lang yung gagawin ko. Okay, pwede ko pang gawin yung the rest dun sa script, pero pinakita ko lang kung paano yung pag-trim tsaka pag-edit ng audio. Okay, so yun na yung mixing na tinatawag. So, ang pinaka-importante lang po sa mixing is mag-control ng volume tsaka maglagay ng effects. Okay, so sa paglalagay po ng effects, for example, ito po, double-click lang po yung clip na na-record po natin. Ayan, double-click lang siya. And then, na-highlight po natin yan. And then, pag maglalagay po tayo ng effects, dito lang siya. Ito, itong mga to. So, bahala na po kayo mag-discover kung ano po yung mga effects na gagamitin ninyo. So, marami po pong mga ibang mga effects dito. So, it's a matter of discovery na lang kung ano yung maganda para sa inyo. Okay, for example, ito, pakinggan natin. Alam nyo, pare, sobrang yaman ng lolo. Oh, pwede natin yung i-edit. Gawin lang natin, effects, delay effects. Kasi dito yung mga okay din effects. So, for example, lagyan natin ng reverb. Ayan. I-preview natin. Alam nyo, pare, sobrang yaman ng lolo ko. Echo na siya. Alam nyo, pare, sobrang yaman ng lolo ko. Alam nyo, pare, sobrang yaman. Alam nyo, pare, sobrang yaman ng lolo ko. Alam nyo, pare, sobrang yaman ng lolo ko. Pwede kong gamitin yan. Okay ko lang. Ayan. Tapos pagpupunta tayo doon, pakinggan natin. Alam nyo pare, sobrang yaman ng lolo ko. Sa sobrang yaman niya, nabili niya na lahat ng mga mega super mall sa buong mundo. Aba, galing ah. Pero ayan. So nagkaroon naman ng konting effect yaman ng lolo ko. Sa sobrang yaman niya, nabili niya na lahat ng mga mega super mall sa buong mundo. Okay, gawin ko, lagyan ko na ng lahat. Okay pala yung effect na yun. Okay, so effect, delay effects, full reverb, and yan, empty living room. Aba, galing! Okay lang yan. And then, multi-view, pakinggan ulit natin. Ito mundo. Aba, galing ah. Pero alam mo pare, mas mayaman lolo ko. Sa kanya lang naman ang lahat ng lupa na napakan nyo. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lolo ko yan. Talong-talong mga lolo nyo sa... Ito din, lagyan natin ng effect pa na ganun. So pakinggan ulit natin kung mas maganda na siya. Alam nyo pare, sobrang yaman ng lolo ko. Sa sobrang yaman niya, nabili niya na lahat ng mga mega super mall sa buong mundo. Aba, galing ah. Pero alam mo pare, mas mayaman lolo ko. Sa kanya lang naman ang lahat ng lupa na napakan nyo. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lolo ko yan. Talong-talong mga lolo nyo sa yaman ng lolo ko. Siya lang naman ang itinanghal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Walang-walang mga lolo nyo sa lolo ko. Patay na mga lolo nyo mga pare, di ba? Ang lolo ko, kalusugan ng tanging kanyang kayamanan. Sa katunayan, mag-iisang daang taong gulang na siya bukas. Oh, anong sa inyo mga pare? Huh? Kalusugan? Yes mga pare, kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan ng lolo ko. Yan. Okay, so ganon. Trial and error lang din yung paglalagay ng effects dito. Okay? So, ganun lang siya kadali. Yun lang yung mga kailangan po natin gawin. Hindi kailangan pindutin natin lahat yung mga andito na mga tools.
Yun lang po yung mga tinuro ko lang. So ito lang itong dalawa. Ito yung edit view, multitrack view, tsaka sa effects lang. Tapos itong mga ito na. Then the rest is creativity na lang po yung gagawin natin. Depende na po kung ano po yung gusto nyo gawin. Pwede rin po tayo maglagay ng sound effects po rito. Oh, for example, maglagay po tayo ng sound effects. Okay, so gagawin lang natin, click lang natin dito, import file, hanapin natin kung nasaan yung mga sound effects natin. So, pwede ko na lang pong i-share din sa inyo itong mga sound effects na ito para magamit nyo rin. So, itong dalawang folder na ito. So, dito ako manguha. Ayan, so, transition lang. Ito, pwede natin gamitin ito. Ayan. Open. And then, ito ilalagay natin in every... Itong sound effects na ito, ilalagay natin siya every time na matapos yung parin magsalita. Okay? So, yan. Okay lang yan. Then, itapat natin siya rito. Play natin. Pili niya na lahat ng mga mega supermalls sa buong mundo. Mapaganito natin konti. Supermalls sa buong mundo. Aba, galing ah. Yan, transition yan. Then, ikakopy lang natin siya ulit. Pag magkakopy tayo, ilalagay po natin siya rito. Ang gagawin lang po natin, pindutin natin yung shift. Then, right click. Ayan. Then, tapat naman natin siya rito. Ayan, pakinggan natin. Dalaw, sa lolo ko yan. Talo. Okay, masyadong late. Zoom in natin para makita natin talaga. Move natin konti. Luzon, Mindanao, sa lolo ko yan. Talo, mga lolo nyo, sayaman ang lolo ko. Ayan, tapos ito naman. Lipat natin, ay i-copy natin. Shift, right click, then... Dito siya. Tama na tao sa buong mundo. Walang-walang. Masyadong maaga. So, i-move natin siya konti. Ayan. Sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Walang-walang mga lolo nyo sa lolo ko. Patay na mga lolo nyo, mga pare, di ba? Ang lolo ko, kalusugan ng tanging kanyang kayamanan. Ayan, maglagay tayo rito. Anan? Ng isa pang sound effect. Ayan, so important tayo, kunin natin yung ding kanina. Ayan, open. Then, import natin siya rito. Okay lang yan. Okay. Ayan. Ugan ng tanging kanyang kayamanan. Sa katunayan, i-move natin konti. Kanyang kayamanan. Sa katunayan, mag-iisang taang taong gulang na siya bukas. Oh, anong sa inyo mga pare? Kalusugan? Yes, mga pare. Kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan ng lolo ko. So, ganun po. Yun lang po yung pagmimix natin. Okay, so pakinggan po natin ng buo ulit. Alam niyo, pare, sobrang yaman ng lolo ko. Sa sobrang yaman niya, nabili niya na lahat ng mga mega supermall sa buong mundo. Aba, galing ah. Pero alam mo pare, mas mayaman lolo ko. Sa kanya lang naman ang lahat ng lupa na napakan nyo. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lolo ko yan. Talo, mga lolo nyo, sayaman ang lolo ko. Siya lang naman ang itinanghal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Walang-walang mga lolo nyo sa lolo ko. Patay na mga lolo nyo, mga pare, di ba? Ang lolo ko, kalusugan ng tanging kanyang kayamanan. Sa katunayan, mag-iisang taang taong gulang na siya bukas. Oh, anong sa inyo mga pare? Kalusugan? Yes mga pare, kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan ng lolo ko. Okay, so yun na po yung nagawa po natin. Kung gusto niyo pang improve, sige improve nyo lang, pero ako hanggang dito na lang. Basta the rest, kayo na pong bahala. Creativity nyo na po yun. Okay? So, ngayon, ang next natin gagawin is import natin siya. So, gagawin natin for import is i-highlight po natin to lahat. Ayan. Then, i-click natin yung edit. Then, ang gagawin po natin is mix down to file. Ayan. Mix down to file, then all audio clips. Okay, ulit po. Highlight po natin lahat. Then, click po natin yung edit. Mix down to file, then click natin all audio clips. Then click lang natin yung yes. Yes pa rin.
Ayan. Then, kailangan daw i-save yung ating ginawa. So, i-save natin. Lagay ko rito is RBI info. Commercial. Okay, save lang po. Then, yes to all. Yes lang po lahat yan. Ayan. Kasi kailangan daw i-save lahat ng mga files na nagawa. Ayan, ito na siya. Alam niyo pare, so ito na yung final output. So ang gagawin lang natin, Control S, or tanggalin natin yung his dito, yung mahaba, ayan, para sakto lang siya. So gawin lang natin, Control S, then punta tayo sa kung saan natin siya gustong i-save. So for example, sa desktop, lagay natin dito is Lolo. Ito yung file name na gusto ko. Then, save. Ayan. Pagkuhan yan, okay na yun. So, ito, nakasave naman na siya. Close lang natin. Ayan. Note all na lang. Ayan, close na. Then, andito na siya. Ito, si Lolo. Pag i-play natin yan, ito na yung kwan. RBI natin. Ay, yung infomercial natin. Play natin. Alam niyo pare, sobrang yaman ng lolo ko. Sa sobrang yaman niya, nabili niya na lahat ng mga mega supermall sa buong mundo. Aba, galing ah. Pero alam mo pare, mas mayaman lolo ko. Sa kanya lang naman ang lahat ng lupa na napakan niyo. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lolo ko yan. Talog-talog mga lolo niyo sa yaman ng lolo ko. Siya lang naman ang itinanghal na isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Walang-walang mga lolo nyo sa lolo ko. Patay na mga lolo nyo, mga pare, di ba? Ang lolo ko, kalusugan ng tanging kanyang kayamanan. Sa katunayan, mag-iisang daang taong gulang na siya bukas. Oh, anong say nyo, mga pare? Huh? Kalusugan? Yes, mga pare. Kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan ng lolo ko. Okay, so yun lang yun, yung nagawa natin. Okay, so yun lang yung topic ko ngayon. Sana may natutunan kayo dun sa pag-edit. Ayan, so using the Adobe Audition. So sa una, syempre parang mahirap lang yan. Pero lagi nyo pong ginagawa, magiging madali na lang. In case na may mga katanungan po kayo at hindi po kayo masundan, pwede nyo po akong i-chat or i-text. I-PM po kung may mga tanong po kayo para po matulungan ko po kayo. And pwede rin po kayo magtanong po sa mga ka-learning area po ninyo na technical team din po ng RBI. Tulad po nila Ma'am Riza, la Sir MJ, si Sir Nathaniel, Sir Rufy, si Ma'am Floriline, at saka si Sir Arnel. Ayan, pwede po tayo magpatulong po sa kanila kung paano po mag-edit po ng audio using Adobe Audition. So, sana po may natutunan kayo and enjoy po natin yung paggawa po natin ng ating mga outputs. Okay po. So, that's all about my topic for this session. So, thank you po for listening and for watching.